morning mga ka-farmers. Kumusta na po kayo? Yan. Nandito na po tayo ngayon sa ating taniman. Sa ating taniman ng kamatis. So, mag-update ako ngayon sa aking tanim na ampalaya. Ito po yung tanim natin na Galaxy Max F1. So, nagsisimula ng mamunga ang ating ampalaya. Kailangan natin silang patabaan para lumaki na sila ng tuluyan. So ito po yung ating Galaxy Max F1 na ampalaya. Hindi siya ganun kasi pataba. Dala na rin kasi ng sobrang init. Tapos lagi sa tubig. Hindi sila ganun palago. Sa isang buwan na sila, hindi pa naman sila ganun palago. Ito na po yung ating tanim na ampalaya, mga ka-farmers. Ito na po yung ating tanim na ampalaya. Meron na siyang mga bunga. Ito. Meron na rin tayong nabalot na mga bunga ng ating tanim. Naglalabas na rin sila ng kanilang mga side shoots. So dito, hindi tayo dito magpuprumin sa ating ampalaya. Papabungay natin sila dito sa gilid. Unti-unti na silang lumalago. Meron na yung bunga dito sa kanyang main. So, naglalabas na rin dito yung mga talbos. Dito ang mga side shoots. So katulad nito. Yan. Sunod-sunod yung bunga. Ito. So, ganito talaga yung Galaxy Max. At ulit-ulit tatlo magkakasunod. Ito. Tatlo. Meron ka dito. So, sunod-sunod yung kanilang mga bunga. Hanggang sa taas. Sayang naman kung tatanggalin natin yan. Kaya, susubukan natin ngayon pagpabunga dito sa gilid. Kaya hindi na natin pinatanggal yung mga unang bunga. Hindi pa natin natapos yung ating balag sa taas. Pero yung mga gilid, kunti na lang. Malapit na matapos. So yung edad nitong ating ampalaya, isang buwan siya kahapon. Ito, unti-unti na rin kumakapal dito banda. So, ito yung mga naunang umakyat. Malapit na sila lumago. Yan, napakataas na nila. Kaya kahit dito sa baba mayroon na tayong mga binabalot kasi nagpabunga tayo dito sa ilalim. Ano? Sagad sa lupa. Ayan ang mga bunga. So, ito kailangan pa natin yung balutin. Ayan. Hindi sila ganun kataba kaya kailangan natin maglagay ng pataba. Mamayang hapon magpapataba tayo dito ulit. Sa ating ika-pangatlong pataba. Ayan, sunod-sunod na yung bunga nila. Sana gumanda naman yung ating tanim na ampalaya. Kasi napaganda ngayon ang ratio ng ampalaya. Lalo pa sa sobrang init ngayon. Hindi ganun kadami siguro yung nagtanim. Sana makano tayo sa magandang presyo. Sobrang laki na ng gastos natin dito sa ampalaya.
sa materialis, sa buto, napakamahal ng buto. So, yung iba tatapusin pa yan, mapaakyat. Kasi ito medyo nahuli na mapaakyat, kaya medyo nahirapan sila. So okay na rin naman po sila, hindi na sila ganun katulad ng dati na halos lahat ay parang hindi na lalaki ng maayos. Mabuti ngayon ay mayroon na silang magandang talbos. Kapag malagyan natin yan ng pataba, sana mas lalo silang bumulas. Mga farmers, so meron tayong yung isang ano, gustong pag-usapan kung ano ang nagiging dahilan na agarang pagliit ng dahon ng ating ampalaya kahit na siya ay bata pa. So ito yung problema ng ampalaya na pinakamahirap bigyan ng solusyon. So wala pa tayong nakikitang pinakadahilan kung anong nagiging cause nito, yung agarang pagkatanda ng dahon ng ating ampalaya. Katulad po nito, yung pag anong tawag nga nito, little leaf ba? So ito yung pinakamahirap pag nagkaroon ng ganito yung ating ampalaya. Kahit gaano po siya kataba o bata, pag tinamaan siya ng sakit na to, ay hindi na natin hayang gamutin. Kahit anong gawin natin gamot, wala na pong mangyayari dyan. So sa mga nakakaalam, sana magbigay sila ng mga dahilan kung bakit nagkakaganito ko agad ang ating ampalaya. So mahirap kapag nagkaganito yung ating ampalaya, lalo kapag sobrang dami ng ating tinanim. Talagang malulugi po tayo kapag nagkaganito na yung dahon natin kahit na bata pa yung ating ampalaya. So ito nakita natin dito ay okay na rin kasi mahigit na siya 4 na buwan at nakapag-harvest na tayo ng marami. Ayan, normal na po yan kapag tumanda na yung ampalaya. So ayan mga ka-farmers, kung sino po yung nakakaalam na ganitong, kung ano pong dahilan kung bakit po nagkakaganito ang dahon ng ampalaya. So sana mayroong makapagbigay ng maayos na sagot sa ating katanungan. So naranasan ko na rin po yung ganitong sakit o yung pagkaganyan ng dahon na bata pa ang aking ampalaya. So hindi ko masabi kung anong naging pinakadahilan niya o naging cause kung bakit agad nagkaganito yung aking ampalaya kahit na mahigit pa lang siya 1 buwan. So una, yung aking hinala, nag-spray ako. Pangalawa, nag-pulyar ako. Then pangatlo, sa abono ko. So hindi ko mabigyan ng sagot o malinaw na dahilan kung ano po talaga yung nangyari doon. Yan. Maraming maraming salamat po mga ka-farmers sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa akin pong YouTube channel. Sana po, kung bago lang po kayo dito sa akin channel, huwag nyo na rin po sanang kalimutang suportahan sa pamamagitan po ng pag-subscribe o pag-share po o kahit na po mag-like sa akin pong YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po tayo lagi kasama po ng ating buong pamilya. Galing po kay Tabang Vlogs. Happy farming po!